Pocing Bahay! Ako po si Ai. Ako po si Hina. I am Ellie. At ako naman po si Ai. At kami ang SNP Vloggers! Ayan, magpalang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw po ay pinagdiriwang natin ang pinakamahalagang araw. Ito ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Yes, kaya galak na galak tayo ngayon. Oo, talagang nakakatuwa dahil muling bumangon ng ating Panginoon. Dahil gusto niyang patunayan na siya talaga ay ang ating tagapagligtas at siya ang anak ng Diyos, di ba? Ayan, ang unang rito naman ng ating pagdiriwa ay ang dinatawag na espasyo. Kung saan magtitipon-tipon tayo dito, kung bawat mananampalataya, mga pari, mga diakono at punong tagapagdiwang, magtitipon-tipon sila sa gilid o courtyard ng ating katedral upang makiisa sa pagdiriwang at makiisa sa pagpapapuri sa ating Diyos at pangaral. At susundan naman ito ng prosesyon na pagpasok na sa ating bahay. At saka syempre, kasama sa ating pagdiriwang, ang pagbubukas ng pinto ng jubileo sapagkat ito ay nagiging simbolo ng ating pagtanggap sa Kristyanismo at sa ating pananampalataya, Katoliko. Tama. At syempre, magdiriwang din tayo ng isa sa pinakamahalagang sakramento natin. Ito ay ang binyag na kung saan tinatanggap natin ang pagiging, ang pananampalatayang Katoliko at mismong si Kristo ang tinatanggap din natin, di ba? At saka nalilinis din tayo sa ating mga kasalanan, di ba? Sa pananariwa ng banal na sakramento ng binyag at ang pagbabaspas ng banal na tubig at ang pagtugon natin sa pagtatakwil kay Satanas at ang mga gawain nito, ito rin ay ang pagtugon natin sa ating pananampalataya. Kaya ating hingin ang gabay ng ating Panginoon upang mapalakas ang ating pananampalataya bilang Kristiyano. Tama. At ngayong araw po na ito, samahan niyo po kami masayang ipagdiwang at ipagbuni ang pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At syempre, samahan niyo rin kaming palaguin at pagyamungin natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig at pagkatuto sa mga salita ng Diyos. Tama. Kaya, ano pang iniintay niyo? Ready na ba kayo? Yes! Tara na! Ayan po, gaganapin na po natin ang unang yugto ng ating pagdiriwang na tinatawag na istasyo. Ayan, makikita na po natin kung bawat tao na nagpupunta na sa ating courtyard ng ating katedral. Matapagpunin. Maligayang Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. Ngayon ay ating gaganapin ang rito ng pagbubukas ng pinto ng jubileo ng ating katedral ng Kapanatuhan. Ang pag-ibig ng Ama at yung pagtayapan po ito sa Diyos at ang pag-ibagkaisa ng Espiritu Santo ay sumayang na at sumayang na. Apoy sa iyo ang awang sa amin mula sa katiliman tungo sa kaliwanan ang iyong pagmamahal bilang tayo na nakatili. Apoy sa iyo ang Panginoong makapangyarihan na kita at manaw na rarapat at huyin tumaboy kahangan ang iyong pagmamahal bilang may nananatiging. Mapuri sa iyo, Panginoon, ay hindi mo aman lahat, sakot mo lahat, at ikaw ay sumasa. Ang iyong pagmamahal bilang may nananatiging. Pinamahal ko, mga kapatid, katra yung matang na katukong Jesus na muling nabalay, ang dakila at utong tanda na pagmamahal na makakar sa ngayon ba kaya kapisahan ng ating pagkabuhay ni Kristo? Sinisimulan natin ang taon ng jubileo ng ikalimang na ang taon ng Kristyanismo sa ating bansa. Ang mga pintuan ng banal na templo ay di mo yung buksan. Ako ay papasok at ito ko ay doon ay papuwi.
At ngayon po, matutunghayan natin ang pagpasok sa pinto ng Hubileo. Ito yung pintuan na pasukan ng Panginoon. Halina at ito'y tumuloy, manok kami ng awa at kalimutan. Kaparian ng diosesis ng Kabanatuan, kasama ang mga reliyoso at reliyosa at ang ating Diocesan Council of the Laity, ay nais kong ipaabot sa inyong lahat, minamahal kong mga kapatid, isang mapagpalang pagbati, maligayang Pasko na buhay pagkabuhay. Happy Easter sa inyong lahat. Purihin natin ang Panginoon. Kapag tayo bumabati ng Happy Easter, gusto natin matunog at marami. Pero kakaunti tayo, mangilan-ngilan. Yung iba namang mga kapatid natin sumusubaybay sa online celebration. At ang mahalaga, tayo'y nagkakadugtong-dugtong, nagkakaugnayan dito sa ating ginaganap na kapistahan ng Pasko na muling pagkabuhay. At ang dala nito, kagalakan. Kagalakan na siya magbunsod sa atin ng papuri, ng pasasalamat sa Diyos. Nang sa gayon, sa ating pagbabalik-tanaw sa mga taon, mga siglo na nagdaan, pinapatingkad natin itong dakilang katotohanan, ang ating Panginoong Hesus ay buhay. Siya ang dahilan kung bakit tayo kanyang hinirang at pinagkatiwalaan na mayroon tayong magampanang mahalagang misyon para sa ating simbahan. Kanina ba nagbago nagsimula ang ating misa? Sinimulan natin ng pagpasok sa Jubilee Door. Upang ito ay maging panyaya para sa ating mananampalatayang Pilipino
ng Jubilee Door na pagbubukas na ito ay sariwain na muli. Punong-puno ng kagalakat ng Jubileo na tayo ay nakarating sa araw na ito, 500 taon na ang nakararaan. At sa simbolo ng pagpasok ng pintuan, nagiging malinaw para sa ating minamahal kong kapatid, tayo inaya ng Diyos, pumasok sa kaharian ng Diyos. At nangyari ito sa pamamagitan ng binyag na siyang ating tinanggap. Sa pagbibinyag natin, tayo ay nakatatak sa ating kaluluwa na tayo ay anak ng Diyos. At ito dapat, minamahal kong kapatid, ang siyang ating mapanghawakan. At huwag kakalimutan kailanman anuman mangyari sa ating buhay ang dakilang katotohanan na tayo mga anak ng Diyos. Inyong maalala, minamahal kong kapatid, nung nagsimula ang panahon ng Kwaresma, tayo pinalalahanan ng simbahan, maglaan tayo ng 40 araw bilang paghahanda. At ginawa natin ito. Pero doon sa ating pagbabaliktan na o pagninilay sa 40 araw na ito, ay binabalikan pa rin natin ang simula ng panahon. Binabalikan natin mula noon tayo nilikha ng Diyos. Noon nilikha ng Diyos ang sanlibutan, ang sanlilikha, doon naging malinaw para sa atin na sa paglilikha ng Diyos, ito'y pahayag na kanyang pag-ibig. Na sa paglilikha niya sa bawat isa sa atin, tayo'y kawangis niya. At ito nakalulungkot, minamahal kong mga kapatid, na ito'y ating naisasatabi, kinakalimutan at ating mapanghawakan. Kaya kung minsan sa pamamaraan ng mundo ang ating hinahanap kung sino ang mag-like sa iyo. Kaya nakababad tayo sa ating social, sa ating smartphone at tablet para maraming ipinopost para maraming mag-like sa inyo. Tayo nagpaligsahan kung sino pinakamaraming like. Pero nag-like yan, mawawala din sila. Ang importante, mapanghawakan natin, hindi like, love. That we are loved by the Lord. All-powerful. A kind of love that is unconditional. The same Lord who provides us every opportunity to be able to savor, na namnamin natin itong dakilang katotohanan na tayo mahal ng Diyos, na tayo mahalaga sa Diyos. Sa 500 taon na ating ginugunita na punong-puno ng kagalakan, ang buong mananampalataya sa bansang Pilipinas, ito ang ating kinikilala. Tayo ay binayaan ng Diyos, biyaya ng pananampalataya, na ito ang sabagbigay sa atin ng bagong kamulatan, bagong pag-unawa, na ang ating buhay ay mula sa Diyos, na kinakailangan ang palagi mag-umapaw mula sa ating puso, pasasalamat sa Diyos. At alam natin, minamahal kong mga kapatid, ang tao na punong-puno ng pasasalamat, anuman ang kanyang gawin ay hindi yan, is not a punishment or an order, kundi bukal sa kalooban natin dahil sa ating pasasalamat na kinikilala natin ang Diyos na ito ang pinagbubulan ng ating buhay. Sa pamamagitan ng grasya nitong biyaya ng Pasko na muling pagkabuhay, ito ang ating titingnan. Tayo biniyaan ng Diyos upang sa gayon tanggap natin ng biyayang ito, na ikaw, ako, tayong lahat biyaya ng Diyos. Kilalalin natin ito upang sa gayon itong kaloob ng Diyos para sa atin, ito na rin ang siyang ating may babahagi. Tulad ang sinabi ng ating Panginoon, tayo tumanggap na walang bayad, tayo rin magbigay na walang bayad. Na nangangahulugan, hindi natin binibilang, hindi nating do not count what we're able to give, but because of our gratitude, alam natin mag-uumapaw palagi ang kagalakan na siya magbunsod para sa atin, na magbahagi para sa ating kapwa. 500 taon na ang nakararaan. Pero pagmasdan, pagmasdan ng kapaligiran, pagmasdan ng ating bansa, pagmasdan ng lahat na nangyayari. Marami tayong pinagdaanan. Sa katunayan, ito yung ating narinig, anong ilang mga pandemya na pinagdaanan natin.
Spanish flu, kung ano pa mga tawag ng pangalan na yan, at kayo ng pandemic. Pero meron pa ba nung simula pa ng paglilikha ng Diyos, noong lumapit na si Satanas kay Adan at si Eva, yun ang pag-anyaya nila. Gusto mo maging Diyos? Yun. That was the temptation. We want to be God and we want to control the world. Na ito yung dahilan kung bakit maraming nasa sadlak sa kahirapan. Pandemya ng kasakiman. Pandemya ng pandaraya. Pandemya ng korupsyon. Ito dapat ang ating labanan. Yung uri ng paglaban na nangangahulam, panindigan natin itong dignidad ng tayo, anak ng Diyos. Panindigan natin ang totoo. Panindigan natin ang pagkakaisa at kapayapaan. Dahil sa ating paninindigan ito, yan ang magbubuklod sa atin. Magkaisa, binubuo tayo ng Diyos, isang bayan na kung saan ating pananampalataya ay nakaugat sa pag-ibig ng Diyos. Upang tayo magkaisa na itong nagaganap ng katiwalian, itong nagaganap na kawalan na nagkapayapaan at mga karahasan at iba't ibang uri na nagdudulot magkaisa tayo. Magkaisa tayo. Pero palaging simulan natin ng pagdarasal. Dahil itong pagdarasal na ito, nakatuo ng ating isip na alam natin ang mananatiling lakas para sa atin upang makaya nating harapin na magaritong hamon ng pandemyang ito ay alam natin mula sa Diyos. Kilalanin ang bawat isa. Sila rin biyahe ng Diyos. Magkaisa tayo. Hindi sila ating kaaway. Magkaisa tayo, lahat tayo kapatid, magkakapatid. Ito lamang ay isang daan, pamamaraan, minamahal ko mga kapatid, na ating matugunan, puksain natin itong marang pinakmalawak na pandemya na dapat nating labanan na punong-puno ng katatagahan sa ating isip. Tulad ng ating narinig sa pahayag ng ating Panginoong Jesus. Go forth. Proclaim the good news and baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yan tayo. Tinawag ng Diyos, hindi lang at tayo'y tinatakan, nakaukit sa ating kaluluwa na ikaw at ako, anak ng Diyos. Huwag kalimutan ito. Dahil sa tuwing ito'y ating binabalikan, palaging nangingibabaw, tumitingkad itong payag ng Diyos. Mahalaga ka sa akin. Mahal kita. Pinagkakatiwalaan kita at ikaw ay aking sinusugo. Ipahayag din ang mabuting balita. Dahil sa biyayang ating tinanggap, biyaya ng pananampalataya, ito na rin ang simagbunsod sa atin upang humayo tayo na magpahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon. Panibaguhin na muli ang pananaw ng tao ng kanilang dignidad, ang dangal nila. Itong dakilang katotohanan, sila rin anak ng Diyos. Sa araw ng ito, mayroon tayong seremonyas ng pagpapanibago o pagsasariwa sa pangako ng binyag. At susundan din natin ito, mayroon tayong dalawang kapatid binyagan. At alalahanin natin yung araw na hindi natin maalala. Walang nakakaalam kung minsan, maliban na kung makita mong kopya ng yung baptismal certificate, we never know when we were baptized. But this is an occasion to remember na kahit wala tayong kamalay-malay, inako ng ating mga magulang na tayo magiging bahagi ng katawan ni Kristo ang simbahan at tayo na binyagan. Ito ang ating kagandahan. Kaya tayo lahat bilang isang bayan ng Diyos, sariwain ang pangako na ito at pagkatapos, dalawa sa ating kapatid ang mabinyagan. At hilingin natin sa ating Panginoon, ipagkaloob sa atin yung Espiritu Santo na magbigay sa atin ng alap ng puso sa patuloy na pagsasaksi sa kadakilaan ng Diyos at ang pasasalamat na tayo ay biniyaan, tayo rin ay magiging biyaya para sa ating kapwa. Kaya sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Pakisagot ninyo ang katanungan ito. Sa isang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo
na ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, binako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanilang Ama. Kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Pag-isagot ang katanungan ito. Si Espiritu Santo sa banal ng Bang Katolika, sa kasamahan ng mabanal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng manamatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos, na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Kristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan nung tayo muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong manalangin tapat sa ating Panginoong Kristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon naman po ay pasimulan natin ang sakramento ng pagbibinyag at ang pagsasariwa sa sakramento ng binyag. Paglukob ng Espiritu Santo sa muling isinilang sa binyag. Matatagdawa ang mga batang ito sa kanilang pakikisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta ngayon at magpakailanman. Tanda ng liwanag ni Kristo na tinanggap ng mga bagong binyag. Happy Easter po. Palakpakan niya po natin Panginoong muling nabuhay. Ngayon po, bago tapos na nasa bahagi tayo ng pagpapahayag ng mga simbahang hubileyo at ang pamamintuho po natin sa Mahal na Birheng Maria. Mga kapatid, sa diwa ng pasasalamat, inanyayahan tayong ipagdiwang ang 500th taon ng pagiging Kristiyano ng ating bansa. Ang kalopo na indulhensya na ipinahintulot ng kanyang kabanalan, Papa Francisco, ang magtataguyod sa atin sa buong taong ito ng biyaya. Pumili po ang ating analysis ng mga parokya na madadalaw natin para sa peregrinasyon at ang itinakdang pintuan ng hubileyo ay bubuksan o binuksan na upang sa pagpasok natin dito, matatanggap po natin ang indulhensya plenaria sa buong taon ng hubileyo. Narito po mga simbahan na itinalaga para po tayo makakamit ng biyaya sa ating pagdalaw. The Jubilee Churches in the Diocese of Cabanatuan for the celebration of the 500 years of Christianity in the Philippines. Una po ang St. Nicholas of Tolentino Cathedral Parish, ang ating parokya dito sa Cabanatuan. Ikalawa, National Shrine of La Virgen Divina Pastora and Three Kings Parish, Sagapan City. Katlo, Diocesan Shrine and Parish of St. Isidore the Worker, Talavera, Nueva Ecija. Ikaapat, Diocesan Shrine and Parish of St. Anthony Abbot, San Antonio, Nueva Ecija. Ikalima, Nuestra Señora de las Saleras Parish sa Aliaga, Nueva Ecija. Ikaanim, ang St. Francis of Assisi Parish sa Bungabon, Nueva Ecija. Ikapito, St. Francis of Assisi Parish sa Mirandan, Nueva Ecija. Ikawalo, St. Joseph the Husband of Mary Parish sa Bangad, dito po sa lungsod ng Cabanatuan. Panghuli, ang St. Nicholas of Tolentino Parish sa San Nicolas, Pan City.
Ano po ba itong tinatawag na indulhensya plenaria? Ito po ay ang pag-aalis sa lahat ng mga kaparusahan na dulot ng kasalanang napatawad na sa sakramento ng pagbabalik-loob. Ipinagkakaloob ito sa mga kapakinabang na nagmumula kay Kristong Manunubos at sa mga panalangin at mabubuting gawa ng Mahal na Birhen at mga santo. Tanong po paano ang paraan upang matamo ang indulhensya plenaria? Sa kapahintulutan ng Santa Sede, ang sino mang magsisisi ng tao, magkukumpisal, makikinabang sa banal na komunyon, daraan sa banal na pintuan, tanda ng pagbabagong loob, at mananalangin para sa intensyon ng bata sa taong ito ng hubileo, sa mga kaparaanan po ito, tayo ay magkakamit ng indulhensya plenaria. Mula sa puso ng Santisima Trinidad sa kaibuturan ng hiwaga ng Diyos, babalong ang masaganang awa ng Diyos at dadaloy sa lahat ng dako. Ito ay kailanman di matutuyo kahit ang lahat dito ay sumalo. Tayo po ngayon ay tatayo at ito natin ang isipan kay Maria, ang ina ng awa. Tunghayan po nawa natin ang kanyang mahabaging paningin sa buong taon ng hubileo upang muli nating matuklasan ang galak ng pakikipag-ugnay sa amang maibigin. Ayan, mga kalingkod simbahan, masaya nating naipagdiwang ang linggo ng pagkabuhay o ang Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Diba? Ngayong araw na ito, ano ba yung mga natutunan nyo? Ano yung mga na-experience nyo? Naramdaman. Oo, yung naramdaman. Sa akin kanina yung sa humili ni Bishop, sabi niyang ganun, mahal ka ng Diyos, mahalaga ka sa Diyos, hindi ka pinababayaan ng Diyos, sa tigit sa lahat, anak ka ng Diyos. Ayun, nag-sink in sa utak ko yung Bible verse na John chapter 3 verse 16 na "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have an eternal life." Ayun, parang sobrang blessed natin. Hindi pala parang blessed na tayo. At higit sa lahat, dapat tayo magpasalamat. Kasi, biruin mo yun, binigay sa atin ng Diyos yung kanyang sariling anak, kahit alam niyang maghihirap ito, kahit alam niya magdudusa ito, binigay pa rin niya sa atin si Hesukristo na siyang nagligtas sa atin sa kasalanan at tumubos sa atin at inilayo tayo sa kapahamakan. Ayun. Saka nakakagala at masaya sa puso natin na sino ba naman tayo? Tao lang tayo, pero niligtas tayo sa kasalanan. Yes. Diba? Hindi man sa panahon natin, pero dahil nga pinagdiriwang natin taon-taon ang Linggo ng Pagkabuhay o yung Pasko ng Pagkabuhay, muli nating nararamdaman na, ay, iniligtas ulit ako ng Panginoon. At masaya yun, masarap yun sa pakiramdam. Dahil nalalaman natin, ay, naililigtas pa rin pala tayo. Tsaka at napapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Tsaka kahit papaano, kahit diba, ngayong pandemic, kahit papaano, kahit wala tayo mismo sa simbahan, yung nagkakadugtong-dugtong pa rin ang ating mga pananampalataya at paggunita sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo. Yes, so. Kaya ako naman, ang naano ko ngayong araw na to, lahat ng pinagdiwang natin, feeling ko yun yung pasimula eh.
maaaring wala tayo sa simula, pero yun yung pasimula. Halimbawa na lamang yung sa may 500 years. Ito yung pasimula na dapat mas lalo nating pagyabungin yung pananampalataya natin. Mas dapat nating pagyamanin at palalimin yung pananampalataya natin bilang isang Kristiyanong Katoliko. At yung sa may pagbibinyag, ang yung sakramento ng pagbibinyag, nagkaroon ulit tayo ng mga kapatid sa pananampalataya na kung saan maaari natin ibahagi sa kanila yung kung ano yung mga natututunan natin, ano yung mga nalalaman natin. Dahil yun nga ang sabi, di ba? Ipahayag ninyo ang mabuting balita. Di ba? Tapos yung pagbubukas ng pinto ng jubileo na kung saan ang sarap pakinggan, ang sarap sariwain ng mga nakapanahon 500 years ago na kung saan nagbukas sila ng pinto para sa mga dayuhan, pinatuloy nila. At yun din yung simula na pinatuloy natin yung Kristiyanismo dito sa ating bansa. At hanggang ngayon, dumalaganap siya, di ba? Magkakadugtong nga sila eh. Kung 500 taong nakalipas na, nagkaroon ng pagbibinyag at nagkaroon ng pagbubukas ng pinto, bakit hindi natin simulan ulit sa panahon ngayon na sarado pa rin yung mga puso at isip nila sa pananampalataya? Bakit hindi natin sila turuan na or tulungan na magpunta sa simbahan para sila'y mabinyagan at sila'y mapatawad ng Panginoon? At sa pamamagitan ng pagbibinyag, magtutuloy-tuloy na mapapalalim nila yung pananampalataya nila, mapagyayabong nila at mapagyayaman nila. Diba? So, sobrang haba na talaga ng nalakbay ng Kristiyanismo sa bansa natin. So, we've been through 500 delightful years of Christianity. Yes. Sobrang tagal. Since the day na tinanggap natin yung banal na sakramento ng binyag, we should be reminded na saan man tayo naroroong panig ng mundo, ano man yung estado natin sa buhay, nakatatak na sa atin yung pagiging Kristiyano until the day of our death. At si Jesus Christ bilang tagapagligtas natin, yung unconditional love niya, yung pag-ibig niya, yun yung nagbubuklod sa atin. At we should be proud of it. Tapos narinig ko na nga sinabi ni Bishop kanina na sinabi niya na yung pandemyang nararanasan natin ngayon, hindi lang yan yung sakit eh. Nagkaroon din tayo ng pandemya na kung saan nakakagawa tayo ng kasamaan. Pagiging sakim, nagtataksil, lahat ng kasama ang ginagawa natin, it's a part of being of the pandemic, The pandemic. Kasi, sa pamamagitan na nakakagawa tayo ng kasalanan, at yun yung parang sakit natin sa katawan. Na hindi natin, hanggat hindi tayo nananampalataya, hanggat hindi tayo humihingi ng tawad at nagpapasalamat sa Panginoon, sakit pa rin natin siya na hindi pa rin mawawala. Diba? Tsaka, alam nyo, ang pagiging Kristiyano natin ay nagiging saksi sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At tsaka, ipinapakita rito ang kapangyarihan ng Diyos na saklaw, sakop at lampaspas sa kamatayan. So, ayun po mga kalikod simbahan, ay lamang po ang aming natutunan, naramdaman at na-experience ngayong araw na ito. Naway patuloy niyo pa rin po kaming subaybayan at sabay-sabay tayong matuto at sabay-sabay nating pagyabungin at pagyamanin ang ating pananampalataya. Thank you for watching! Bye! Magalak tayo kung iwan.